ang nag-iisa, Rowena Guanzon. I never fight the trolls with a hungry stomach. Ano ko? Red tag? Bad trip yan. 88 Sandra, demonitang pangit. Ako pa pangit ha? Kailangan niya ng matinding dasal at peace of mind. Sobrang inggit niya at puno na galit sa manang loob puso niya. Kawawa, Rowena Guanzon. Ako may inggit sa inyo, ang ganda-ganda ko. I'd rather be a mere elementary graduate than to be a Rowena Guanzon. Oh, edi stay there. I knew it! Hello po, ma'am. Hello! Angel, ito po si Alpha, yung aso ko. Hi, Angel! Neil, I have a vision also. Ito po ay Askal. Askal ito na, vision? Vision, oo. Oh. Really? That looks like a vision. Ano po siya? I have, half. Three. Aso mo kayo? This one is 10 years old. Katabi ko rin matulog. So, wala bata. Aso lang. Aso lang. Wow. What is it? Is it a photograph or is it? It's a painting. It's a painting. So people looking at the TV. Paano yung naisipan niyo po yung vlog? Kasi vlogger na po kayo ngayon eh. Hi guys! Rowena Guanzon po. Nag-interview ako kay Ogi. So I asked him. I said, I'm planning to have a vlog also kasi ano na yung mga bata, they're catching on. Oh, and they want, ma'am, mag-vlog na, ganyan. Sabi ni Ogi, oh, madali lang. So that's how we started. Pero mga bata talaga gumagawa. Sabi niyo pong mga titles na mana-achieve ba? Ang bago is Queen of Bardagulan, saka Queen of Clapback. Ang witty, di ba? Pero on that note, kasi syempre ngayon we have cyberbullying, di ba? Yung may mga awareness na tayo ng mga ganyan. Saan mo nadudraw yung line na parang, eto sasagutin ko to, eto hindi? Well, on Twitter, I look at kung sinong nagbabash. Eh kung 5 followers lang naman. Hindi ko lang sinasaya. I don't engage them directly. Nagtitweet ako without replying to them. Pero alam nila, alam ng reader na yun ang sagot ko. Are you always performing? I always perform it, di ba? Sa rally, once lang, kama na ba? Ay, oo, sa kapis! Hindi naman ako marunong. Hindi na po nakaalala. You teach me later. Si Neil, forte po niya. Teach me. Oh. Ako naman, I'm a fast learner. Sabi naman po namin, pwede naman po namin gawin kahit ano for the shopping. Huwag lang po magsimula ng TikTok. May demand talaga for me to do TikTok. Sabi ko, sige, total bardagulan lang naman. It doesn't bother me. Ever since ba talaga? Ganyan kakatapang, ma'am. Oo. Oh. As in, kahit oh, yung... Nag-mayor na ako, ya. Garden, ay, oo. Kasi bit born between 3 boys ako, eh. Na ano talaga ako ng tatay ko na, you fight them. So, lagi kong ano, I have to win. Si Angel ko ganyan, minsan. Pag nakita ko na naka-DM sa cellphone niya, ibig sabihin, nakikipag-away na yan sa trolls. Ganyan. Tapos mamaya siya, papakita niya sa akin, should I delete this? So, never fight the trolls with a hungry stomach. So dati ma'am, napapaaway ka ng bata? Mga reasons kung ba't ka napapaaway mo? Well, I fought a lot with my brothers between 3 boys for their toys. Kasi inaangkin ko yung toys nila eh. Hindi pwedeng, ba't sila may baril, ako wala. Ba't sila may train, ako wala. Bakit sila nagkakarate, ako nagpa-piano. So there was a gender issue there. So kailangan pala natin magpasalamat dun sa mga laruan ng kapatid mo kasi naging advocate ka ng equality. Oh, oh. May nabasa ko na isang comment, tawang-tawa ako, kasi sabi niya, I think, fan siya eh. Parang sinasabi niya, parang kayo daw yung hybrid ni Madam Miriam Defensor sa Kanitita Annabelle Rama. Wala away ba rin siya? Annabelle Rama! Pero ano siya, si Kanitita Annabelle may image lang na gano'n, but pag mahal ka na, pag natanggol ka na, gano'n siya eh. Bisaya man. Bisaya. Buwana, eh. Oh. That's a very Bisayan. But ayaw akong makaaway. Titignan ko yung mga achievements ninyo. Grabe! Di ba yung
master's kayo sa Harvard, tapos parang tama ko ba sa top, nasa top 10 mo kayo nun, di ba? Sa UP lo. Number 6 ako. Yung environment ko, because of my mother, she was really my role model. I wanted to be like her, so I wanted to be a lawyer. Tapos yung I wanted to help people, I wanted to help women, I wanted to help the poor. Yung tatay ko, Sixto Guanzon, was the first summa cum laude of Siliman. So when you go to Siliman University Library, nandyan yung pangalan niya. Everything na nakikita natin ngayon sa inyo, ang nakakatawa doon is hindi siya na-force eh. It just happened. It happened because you were fighting for what's right. When I started, ano lang, basta lang, ah, walang lalaban ha, I will do the right thing. Pero hindi na natin. Pero pagkatapos, kasi natin may consequences yung mga tao, nagano'y. I don't think yung takot nasa mukhabila rin ni... Alam mo bakit ako din natatakot? Ay, ano mga nawala sa'yo? Sabi nga na mga pare na kaibigan ko, hindi yan siya natatakot kasi wala naman siyang ginawang masama na ibabalik sa kanila. Hindi naman nila masabi, ikaw din ka, magnanakaw ka eh. Tingnan mo bahay mo, tingnan mo kotse mo, tingnan mo. Isang pala Rolex ko, iwan niya ata sa spa. Pwede ba yung mag-usapan or meron ba yung mga kapalit for standing up, for fighting for what's right? I was really trained to fight eh. Sabi ng tatay ko, you study and you prepare because someday people will rely on you. So I realized it. Now when I wanted to be a lawyer, nag-aral na ako ng todo sa College of Law. Akala nila kasi because I'm highly educated. You hindi are. Lang ako highly educated. I belong to a very educated family. Mga kapatid ko, napakatalino, kaya dinodominate ko na lang. Pero wala akong ganyan eh. Yung I have to have good manners to be able to explain my point of view, to achieve what I want. Hindi ako ganun. You're unique, ma'am. I think nag-iisa ka. Yes, kaya dapat na pag-introduce ka, ang nag-iisa, Rowena Guanzon. Sobrang amazed kami sa iyong patulinuan na gusto namin ikaw i-challenge ngayon. Ah, okay. Oo, oh, game. Wala ka naman inaatras ang kahit anong laban, di ba? Okay, ah. So, meron tayo ngayon ang tawag dito ay One Peak, One Word. So, meron kayong papakitang picture sa inyo, tapos sabihin mo lang, in one word lang, kung ano yun, tapos explain bakit. Okay. O, ready po ba kayo, ma'am? Sige, ah. Mga sapatos po. Ano po ang description? Mahilig po ba kayo sa sapatos? Oo naman, sa comfortable lang. Email dipik. Yan. Goldie. Ano po, Yan yung windmill. Katayoy. Wag nanakaw. Oh, yan, yan. Nakikita ko yan. Kita po. One word po. Guapito. Pinanood ko siya sa Barcelona. It's a story of overseas Filipino workers. Ang galing nila. Lalo na yung Catherine Bernardo. Hehehe! Kakambing! Buy the goats! Ito po. Ano ko? Red tag? Red tag? Red tag? Yung red tagging na yan talagang desperate. Desperate po yan. Yes! Kaka-endanger yan. Pink na rosa. Ano po yan? Nakikita ko yan, I feel hope eh. Peril. Alam nyo, si Perolino nung tawag sa kanya, Peralino eh. Peralo. Siya may naisip yun dito sa Perero? Oo, Pera. Uy, Korean nino yan, no? Heroes. Heroes natin yan. Yun yung decision ko sa Comelec. One of my favorite ice cream. But I also like Arce. Sugar free. Ma'am, naisip ko sana namin na kayo magpasad. Sure. Pero kami naisip na mga mean comments and tweets. Sagutin ko yan. Ng mga fans. 88 Sandra, demonitang pangit. Ako pa pangit, ha? Ha? Ako pang pangit? May timba mga mata ko? Naagdas ba yung mga daliri ko? Ako pa ang pangit, ha? Mukhang kagalang-galang pero ubod naman ang sama na ugali. Buti na lang retired na. May pension naman ako. At marami ako friend. Hindi ako retired. Mayaman ako.
Your Honor, pag ikaw naging professor ko, either imatayin ako or maihi sa takot tuwing graduation. Marami nang naihi sa 8 taon. I'd rather be a mere elementary graduate than to be a Rowena Guanzon. Oh, edi stay there. Diyan ka lang. Breaking news! Rowena Guanzon has been suspended on Facebook. Deserve! Ang bongga! So one thing I'm sure of, Rowena Guanzon doesn't act like a lawyer that she is anymore. What comes out of her mouth is always filthy. Wow naman ah. Try spelling the word ignorance. Kaya mo yan. Ba, ang ganda naman ito oh. Ang ganda ng tuxedo ko dito ah. Nak, Pairam. Sinampal ni Will Smith yun. Maingay lang naman daw ang lata pag walang laman. Pero mas matindi ay kung may papaingay dito. Lalim naman ang Tagalog dito, Angel. Di ko kaya to. Ah, pag walang laman ulo ko. Kung walang laman ang ulo ko, sana kaya ang utak mo? Kukain ko pa ng 10 kilo. Kailangan niya ng matinding dasal at peace of mind. Sobrang inggit niya at puno na galit sa manang loob puso niya. Kawawa, Rowena Guanzon. Ba't ako may inggit sa inyo? Ang ganda-ganda ko. I'm 64 years old, ha? Ginagalit, ginagalit niyo ako, ha? Talagang walang inaan na sa'yo. Ginagalit niyo ako, ha? Flower, congratulations. Wow! Salamat. Nabalita ako na yung energy ko sa budak lang. So ito na lang yung flower base namin. Pwede naman, hindi lang sa tabi ko ba ito? Yung flower base lang. Salamat po. You know, after a while pala, may iinis ka rin, no? Iinis na ako dito. Pero totohanan na ito. Pero maraming salamat po for being a good sport po talaga. Talagang wala kayong inaatras ang hamon. Pati itong reading mga mean tweets, mean comments. Appreciate na appreciate ko yung strength nyo. Kasi parang si Angel. Yan yung strength ko. I mean, I appreciate strong women. Kasi ako naniniwala ako na a strong woman can fix every man's life. Yes. Lalaki kasi minsan may pride yan eh. Laking karangalan po ito na pinagbigyan niyo po kami. Alam namin, sobrang busy nung schedule. Pero bago po tayo magtapos, pwede ba natin pag-usapan yung PWD party list? Isa sa mga napaka-importante at hindi masyado napapansin na sektor sa lipunan natin ng mga PWDs natin. Ang tatay ko po ay bulag. So ako po ay nakaintindi. Naiintindihan ko na marami pang kailangan pagbabago, improvements. So sa inyo po ma'am, what made you decide? Nakita ko kasi sa mga sektor ng mahihirap, ang PWD ang pinakamahirap kasi mahirap na nga sila, may disability pa sila, so hindi sila makatrabaho, hindi sila makabenta, hindi sila makapag-skwela. Another member of the family has to stay home para to take care of them. So the family, as an economic resource, talagang ano siya, disabled din siya, di ba? I just learned about their issues. Yung persons of short stature, yung mga maliliit, they have a disease called dwarfism. Kaya sila maliliit, di ba? Mga may autism na bata, may Down syndrome, may cerebral palsy. Yun yung tinutulungan ko sa Philippine Children's Medical Center mga 3 years ago na. Mga, ang pamangkin ko may autism. Talagang the poorest of the poor na PWD, yun talagang neglected. Dahil wala talagang specific resources at mga benefits para sa kanila. Ang gusto ko, may mga batas tayo maipasa na yung discount na 20%, akyat natin. Kasi pag PWD, okay lang yun kung senior ka lang, nakakalakad ka naman. Eh, pero kung senior ka, pero bulag ka. Di ba? Correct. Oh, ibang usapan yun. Eh, kung may cancer, kung may AIDS. Kaya yung mga LGBT, I tell them, I am your champion. Wala naman kayong party list eh. Kami na. Kasi ang HIV/AIDS na sektor na mga pasyente, kasama yun sa aming mandate. Pamilya, pasyente, at PWD. Thank you so much. And you then, Angel? And you then? I'm a fan, of course. Thank you so much. Would you believe that I watched The Generous Daughter 99 episodes? Ito ka pa. Ito ka pa. Ito ka pa. Salamat po. Thank you.